niyo kung ano nangyari sa aking lakad. Okay. So, ang vlog ko ngayon tungkol sa aking pag release ng aking passport, tungkol sa aking pag pagkuha ng bagong passport. Alam niyo kasi last April nagpa-renew ako ng passport ko. So ngayon lang lumabas talaga. So sinabi ko to sa employer. Sinabi ko sa employer ko, guys, na ang passport ko ay nasa Philippine Embassy. Doon ko pipick upin. Hindi ko kailangan magpa-schedule. Hindi siya pumayag. Ang sabi niya, kailangan daw magpa-schedule, kailangan daw kumuha ng ganito, kailangan ng ganyan, magda-pumunta. Nawalan ng schedule kasi yun daw talaga lahat. So, sinunod ko sila kung anong gusto nila. Pagdating ko doon sa pinuntahan namin, more than 1 hour ang biyahe kasi na-traffic pa, tsaka ang lugar na pinuntahan namin ay Batha. Yung mga bilihan ng mga murang damit, para siyang baklaran style, ganun, parang divisoria. Pero, pagdating ko doon, nakapila ako doon sa counter, ang sabi ba naman, ay ang passport ko daw na sa embassy, Philippine Embassy, hindi ko daw kailangan magkuha ng schedule, pila lang daw ako. So, ngayon, from Batha to Philippines Embassy, nagbiyahe po ako ng 30 minutes na lang, kasi iba na yung way. Pero yung papunta dun kanina, galing sa bahay namin, nasa 1 hour. So, sobrang nakakapagod. Sobrang nakakatuyok. Nakakatuyok. Kasing init-init. Ang init ng way namin. Ng pinagdaanan namin. So, ayan. Maraming salamat po, guys, sa lahat pala na mga viewers yan. Sa lahat ng mga teams. Enjoy po kayo sa aking vlog today. Yan, ito na, dalawa na yung passport ko. Nakuha ko na yung bago. Diba? Ito yung bago. Ito yung bago kong passport. Wala pa siya. So, ayan, handang-handa na ako kasi ito na lang talaga inantay ko para matuloy yung uwi ko sa Pinas. So, hopefully, mga after siguro 2 weeks, ganun, makauwi na rin. Papili na rin yung mga love.